kasi magbabagyo na guys. So, kukuha ako ng ano kasi magbubulay kami ngayon. Ikot tayo ng tapos na kami. Tsaka yung okra guys. Magmumunggo kami mamaya. So, pinuha ko na yung bunga ng okra. Bunga ng okra. Ulan ko na siya habang ano. Kasi masama na yung panahon ngayon. Wala na bang ibang ano, bunga? Ay, actually may kumuha yun. Nahuli ako. Char. Then, siyempre hindi pwede yung walang antalaya yung munggo. Lagyan natin na ang palaya para mas masustansya. Ito lang yung bunga niya eh. Mas maliit kasi yung bunga ng palaya dito. Char. Ito na yung normal na bunga. Ito po guys. Yan. Fresh from the farm yan. Yan. Fresh from the farm. Marami pa naman siyang bunga guys. Ayan. Kunan ko na yung kangkong. Ito yung kangkong na Vietnam. Kangkong to ng Vietnam. Thankful naman ako ngayon, may bagyo. Dahil magbibiligan na yung ano namin tanim. Ito yung kanina sa alugbati. Hello, good morning sa inyo lahat. Live naman kita ngayon sa aking channel. Guys, tanawin niyo po magdagawa po ako na isang soup na made in vegetables fresh from the farm. Ito po, ang palaya soup. Ang palaya soup guys, pero what is it? Ito, ano kayo kung paano ito gagawin? Una, ito po yung pinigil natin yung pork na masala guys na giniling. Nahuli. Wala na kakita. Mix natin siya guys. Lagyan natin siya ng ito po. Paminta. Kunti lang. Walang suka to guys ha. So, depende na lang yun sa kakain. Kasi ako lang naman natin sa kakain ito. Table salt. Kunti lang. Para may lasa yung ano natin. Okay na siguro po. Ito po yung luto ko na imbento. Pero kung gusto nyo subukan, gawin nyo din yun sa bahay. Siyempre, meron din tayo dice na bawang at sibuyas. Lagay din natin ito. Sama na natin yung chopped na carrots. Ito small size cubes. Parang kulang pa sa sana. Mas marami kasi mas masarap kasi medyo maanghang siya. Hindi ako naglagay ng sili kasi napadami na tuloy. If you want green leaf onion, pwede din kayo maglagay ng onion. After noon, dahil meron pa akong ganito din, lagyan ko rin siya konti kasi ito yung pinaka talaga siya. Ang ginagawa ko pala ay ito yung filling. Ito yung ilalagay ko sa loob ng palaya. Konting hindi tayo mabilis mamatay kagad. Tingin ko kulang pa sa asin. And after that, maglagay tayo ng isang ito.
niya kasi para medyo may lasa din siya pagdating sa additional siya ng lasa. Pero sorry guys, bawal ako sa maalat, so kailangan ko tignan talaga yung asin. Pwede na natin siya ng halo dito. Ako lang din naman ang kakain, so pinapakita ko lang sa inyo yung procedure kung paano gawin para pagdating sa bahay nyo, kayo na mismo gagawa ng panlasa nyo na your own taste na lang ganun. Kasi ako dito, experiment to it. Ay, hindi pala ka-experiment. At pwede na rin sabihin natin experiment kasi tinuro to sa akin ng friend kong Vietnamese. So, sabi ko, I tried this in my own procedure. Kasi isang karakter kanya, meat lang din ang lalim niya. Pero sa akin, gawin ko siyang parang may ano ng lumpia, parang ganun. Ayan, pwede na siya kaya. So dahil taga-kapis tayo, may aswang. So, kaya-kaya ko siyang i-taste na kahit hindi siya luto pa. Ganun yung mag-taste, guys. So, pwede na siya kainin. Masarap. Masarap siya. Ito yung isa pa. Masarap siya, guys. Good luck na lang mamaya sa gusto ko kaya. Okay. I'm done. Talagay na natin siya sa loob na ang palaya. Pasok lang siya guys dito. Ganun lang guys. Dahil maliit po yung palaya ko, so kunti lang talaga yung mapasok. So kailangan, much better siguro kung malaki ang palaya yung bigyan niyo. Kasi sa akin kasi fresh from the farm, so maliit talaga siya, kaya bagong pitas pa lang siya. So fresh from the farm. Ayan po, dahil mataas po yung white blood cells ko, so kailangan ko talagang i-maintain yung dugo ko. Ayaw ko mawala sa mundong ibabaw nito na mabilis guys. So, ayaw ko talagang, marami pa akong pangarap sa buhay, kaya magiging healthy lifestyle na sa pagdating sa pagkain. Hindi na rin ako kakain ng mga fast foods like sa 7-Eleven na chiching na lang siya guys. Then gusto ko magkain na lang ako ng konti na lang yung pagkain ko ng mga maaalam. Ayan po. Parang sobra yung giniling ko. So pwede naman sa i-reserve. Hindi mo naman yung lutuin after fried. May gano'n siya ng guys. And I'm done. I'm going to cook. Ito po yung finished product ko guys. Yan po. Yan guys, ihanda na po natin yung yan na po. Ang gagamitin kong oil is olive oil. Ito po guys, dahil ang olive oil ay mas safe siya sa... Ito po yung gagamitin ko. Zero fat yata ito. Hindi ko alam. Nakaano yun. Hindi ko alam paano basahin ito. The pure olive oil yung gagamitin ko guys. Lagay ang olive oil. Kuntian lang natin. Kuntian lang. Handa ng bawang at sibuyas. Lagyan na natin yun. Ganyan natin yung apoy.
Tag naman ako yun para hindi na siya lalabas pa. Lagay na tayo lang sa bag. Kuti lang kasi hindi naman marami ang kakain ko. Ako lang kakain yan. Ito na. Guys, nag-ano ko ng bag para sa soup ko mamaya.